Hello, Imer. So, ngayon magluluto ako ng munggo patties. Ayan. So, nalaga ko na yung munggo. Tapos, sinaluan ko lang ng onion, black pepper, tas asin. Tapos, inesmash ko lang ng ganyan po. No? Tapos, nilagyan ko ng 3 to 4 spoon of flour. Bali, yung munggo ko is halagang 20 pesos lang. So, ayan lang. Ganyan po kasimple yung pag-smash ko. So, ayan. Sobrang lambot, no? Yung pagkakalaga ko ng munggo. So, ayan, prito na natin. So, ayan, bali gumamit lang ako ng konting mantika, no? Tapos, ayan, okay naman. Nag-work naman. Kasi, ayoko rin masyadong mamantika pati. So, ayan, para mabilis madrift sa tissue, diba? So, ayan lang, ganyan lang kakonti. So, bali, pangalawang luto ko na to sa munggo patty. Ayan. Decided on yun na lang din po yung pag-mold kung gaano kakapal yung ating munggo patty, no? Sa akin kasi ganyan kakapal yung ginawa ko para mabilis maluto. In a medium fire lang yun naman po. So ganyan lang po yung ginawa ko. Actually kahit walang sauce to, okay na to sa akin kasi ang sarap, ang sarap ng pagkakatimpla, no? Kahit sibuyas tsaka black pepper. So, ito na ang aking luto. So, mukha lang po siyang sunog, pero hindi po yan sunog talaga. Kaya pinakrispy ko siya para makita yung, ayan. So, titingnan ko kung masarap ba. Ayan. Hop! Ang hop. Crispy outside. Juiciness inside, no? Kailangan medyo may rin siya. Ganyan. Tawin nito? Wow. Creamy. Napaka-creamy niya. So, that's it. Hope you gonna try this also into your home. Sarap. So, ayan. Na-plating ko na po, no? So, sinamahan ko siya ng nilagang kamote, no? Tsaka may natira si Mr. na dalawang pritong isda. So, ayan. Sold ang hapunan, di ba? So, ganun lang po kasimple yung aming dinner, no? So, mura na, no? Healthy pa, di ba? So, ayan lang. Thank you so much. Pagsama na naman sa akin pagluluto.